videos that will make you wealthy and debt-free. Chinky, anong mas magandang negosyo? Food business or RTW? Ready to wear? Yan ang pag-uusapan po natin. Kung gusto nyo malaman, you got to finish this video. Hi there, this is Chinky Tan, your Pabansang Wealth Coach. Thank you very much for tuning into this channel, itong channel ng mga iponaryo at mga paunlad. So for people who are in the crossroads, you're lost, you want to start your own business, pero yun nga, ano mas magandang negosyo ngayon? Pagkain ba? RTW ba? Ako, kung naguguluhan ka, let's get right into it. Ang pag-uusapan po natin ang pros and cons. Umpisahan muna natin yung food business. Pros muna ng food business, number one, syempre, ang kagandahan po, ang negosyo, mas maganda talaga yung tinatawag nating consumable. Everybody is consumable. Ang kaganda kasi ka ng consumable product ay pagka kinain mo, di ba, bukas, wala na. Pag uminom ka bukas, wiwi na. Pagkain kinain mo bukas na, alam mo na, basta, hindi ko na sabihin yun. So in other words, paulit-ulit potential repeat customers. Parehong customers, paulit-ulit na bibili po sa inyo. So hindi ka na mahirapan ng maghanap ng panibagong customers. Number two, syempre sa food, ang dami pong niyang ano eh. Pwedeng Chinese, pwedeng Japanese, pwedeng Filipino, pwedeng merienda, pwedeng lahat. Pwedeng sandwich lang, pwedeng siomay lang. Ang dami pong variety. So maraming pwedeng puntahan. At the same time, ang source ng material na bibili mo ng mga yan, it's readily available in the market. Depende na sa creativity mo. Kaya nga, yan po, ang kagandahan din, ang pros niyan, pag na-establish mo na rin ang food brand mo, talagang tatangkalikin ka paulit-ulit. Like for example, yung mga Tocino, mga Tapa, yung mga kilalang food brand na yan, di ko na babanggitin sila dahil hindi sila nag-sponsor. Ano naman po ang cons? Ang cons naman po, syempre, marunong ka ba magluto? That's number one. Ang cons din, syempre, mamamalengke ka, magluluto ka, di ba, maghahain ka, di ba, ang daming trabaho niyan na grabe. Ha? Sobrang matrabaho talaga yan. Kung wala ka talagang tiyaga, nako, I don't think food business for you. And then, syempre, meron din, ito na tinatawag na spoilage. Pag hindi mo na mabenta yan sa gabi, di ba, kakainin mo na yan, o pamimigay mo na lang yan, o hindi, masisira na po siya. And then also, syempre, yung food safety, importante po yan. Lalo na kung kayo nagluluto lang sa bahay, kailangan make sure lang, responsibility naman natin yan. Kung wag naman sana may magkasakit pag kumakain ng ating mga produkto. So kung titignan po natin, meron tayong pros and cons ng pagkain. Right now, let's go to RTW, ready to wear po. Anong pong pros? Ang kagandahan po niyan, syempre makakapili ka, lalo kung fashionista ka, mahilig ka talaga mag-shopping, mahilig ka talaga ano, bagay na bagay sa'yo ang ganitong negosyo. Kasi nga, na-express mo yung passion mo eh. That's number one. Number two, yung creative expression mo, di ba? Nalalabas mo rin siya. Minsan naman, kung bakit gusto mong magbenta kasi gusto mo rin bumili. Then number three, pwede ka rin kumita. Maganda rin ang profit margin, no? Pero in reality, kung between food and RTW, mas malaki talaga ang income, no? Ng food. However, mas malaki ang income ng RTW kung siya ay mga branded clothes. Okay? And then, ano namang cons? Ang cons naman ng ganitong negosyo, number one, siya po ay considered as durable product, not consumable. Ano ibig sabihin yan? Pag bumili ng damit sa'yo, hindi naman every week or every day bibili ng damit or every month. Kasi nga, hindi kasi siya consumable, hindi siya nauubos. Alang na sirain niya o pamigay niya yung damit para makabili sa'yo. And then, next also, yung trends. Hindi ba yung uso, minsan mabiling maluma ang mga damit. Pag naluma na, baka mahirapan ka magbenta. And then, number three, marami ka rin competition. And then also number four, ito po, just FYI, especially if you're selling. Kunyari, may design ka, katulad ng jacket na ito, kulay blue, pero meron siyang sizes. Diba? Hindi lang color mo na. Let's say may red, may black, may green, may ano, ang daming colors niya. Plus the fact, ang daming sizes. May small, medium, large, XL. So imagine mo, ang tawag namin dyan, SKUs, yung item number. Ang dami mong item numbers, color, depending on the color, depending on the sizes. In other words, kung hindi mo carry mga inventory, medyo hindi para sa iyo ang RTW. Okay, pero bago tayo magpatuloy, ano ba yung talagang mas okay na negosyo na pasukan mo? Pagkain or RTW, batiin muna natin si Ronald Angelio TV. At the same time, si Ariel Sidera. At the same time, si Neptali John Lasio. Maraming salamat. So right now, okay, food business.
Ano bang likelihood to succeed? Depends on the food, location, concept, and target audience. So, titingin ko ha, depending on the food, concept, location, target audience. Kung pagkain mo okay, kung location mo okay, kung konsepto mo okay, kung target audience mo okay, okay na okay talaga ang pagkain kasi consumable siya. RTW naman, anong likelihood to succeed? Number one, kung talagang passion mo, experience mo, magaling ka talaga sa fashion, may napatunayan ka na, maganda ang style mo, maganda ang quality, yung presyo, pasok sa target ng market mo, ay nako, panalong-panalo din. In reality, both of them are really good opportunities, but it all depends on the personality. Kung ikaw, gusto mo bang magluto o gusto mo mag-fashion? It all depends and on your own choice. Sana naman ay naliwanagan po kayo when it comes to this, kung ano pa talaga ang mas magandang negosyo. Kaya nga para sa mga tao talagang may plano pang mag-business, no? Pero naguguluhan kayo. Chinky, where do I start creating up my own business? If you want me to guide you already, good news, all you need to do is just type in the comment section, please guide me. Please guide me. Pagkatapos mo, pag sinulat mo yung please guide me, I will send you a link, no? Na meron na akong step-by-step na course that you can enroll so that you can watch para matuto ka, and I will teach you personally kung paano kayo mag-start ng successful business. Maraming salamat po for joining, and I hope that you are enlightened, and if you have any other questions, please don't hesitate to write it down, especially if you're confused with your decision-making process. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.